So yun nga, no, for today's video ay ipapakita ko ho sa inyo kung bakit nga ba napakalinis ng Davao City in terms of air quality index. Ibig kong sabihin, bakit nga ba ang Davao City is tinagurian or hinirang ni Nambyo.com as cleanest city in the whole Philippines. Ay, sarap buhay. Ibig kong sabihin, napakasarap talaga sa feeling kapag ganito ang tanawin, surroundings, greeneries, no? May mga pine trees pa dito sa Camellia North Point. Tapos ang ganda ng himpapawid, ang ganda ng atmosphere ho natin, no? Hindi makulimlim, tama lang may tirik na araw pero malabing aghangin. The best, no? Siyempre, dalhin ko kayo sa overlooking area para makita nyo rin ang mga makikita ko. Siyempre, maraming magsasabi dyan na hindi naman talaga to pwede i-credit or hindi siya as in makredit natin sa Davao City as a whole itong pinuntahan natin na Camellia North Point dito sa Davao City kasi nga private property ho siya, diba? So, ibig sabihin na talagang madi-design ho nila yung kanilang property, yung kanilang vicinity with all the greeneries and mga pine trees and mga plants, kung ano na pang mga kakahoyan na ipagtatanim ho nila. So, sabihin ko sa inyo, as Davaoan nyo myself, Davao City is very consistent when it comes to green spaces, when it comes to greeneries, no? Except lang sa talaga sa coastal area sa Davao City. So, pag sinabing coastal area, so dyan po yun, makikita ho natin yung thousands of households, no, na nakatira, na nagsisitil gilid ng dagat, kung saan na, syempre, gilid ng dagat, so walang walang mga taniman, no, nang walang mga bakawan, walang mga mangroves, wala tayong makita ng mga ganung mga pananim sa may starting point sa may Bukana, sa may St. John Bukana hanggang sa diretso tayo sa may South Bay, sa may Agdao, no, all the way to Ashwila Cove area. So doon magtatapos yung tinuturo ko na tawag nito, yung ating coastal area na kung saan napakaraming mga bahayan. So di ko alam kung may gagawin ba sila doon na tawag nito relocation, no, or parang itatanggalin yung mga naninirahan doon at bigyan ng mahihamak na mas maganda at mas komportable at mas ligtas na tirahan. Although ligtas din naman yung tirahan na yun, kasi hindi naman na talaga siya binabagyo or hindi talaga siya yung kagaya sa ibang mga coastal road sa buong Pilipinas, no? I mean, coastal area pala, rather. So ano bang mga coastal areas sa Pilipinas, mga syudad sa Pilipinas, no, na mga metro cities sa Pilipinas na kapag may coastal road vulnerable siya, no, when it comes to mga bagyo, typhoons, mga tropical ayan, low LPA, low pressure area, mga ganun, no. So ang Davao City is hindi naman ganun ka delikado, no, ka-dangerous ang kanilang coastal area dahil meron kaming dito nakaharang na Island Garden City of Samal. So yun, bali ang tinutukoy ko lang na mas ligtas sila sa sunog, no. So hindi na talaga sila na matatakot, no, na mag-invest ng mga kagamitan na gawan or mapaganda ng bahay gawa nung yung bahay nila na siya, no, hindi na siya kagaya sa mga informal settlers area na dikit-dikit yung bahay tapos gawa lang sa mga light materials. So syempre gawa lang naman talaga sa mga light materials ang mga bahay sa mga informal settlers area gawa nung yan nga, sayang din ang magiging pag masunog, no, di ba? So sayang yung in-invest. Tsaka hindi ka rin yata allowed na magpaganda ng bahay or pagpakonkrito lalo kung mayroong may-ari ang area, lugar. So I don't know. So yun lang, bali ito yung lugar ho natin na ikita ho ninyo. Ito yung ating pruweba, no. It's a living proof bakit siguro na nag number one tayo sa Nambyo as cleanest city in the Philippines. So basis ho siguro nila ay ang air quality index. So it doesn't mean na Davao City is the cleanest city in the Philippines or the cleanest city in the Philippines in terms of air quality index is hindi na harin malinis ang inyong mga syudad, ano. So ibig sabihin lang ho nun siguro parang nagkakatalo lang ba sa parang puntos lang, no, para bang just for example sa eskwelahan, di ba, merong top 1 hanggang top 10, di ba, like top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 or ano pa man yan tawag, mga honorable mention. It doesn't mean na hindi porkit hindi ka nag valedictorian, hindi ka yung top notcher, hindi ka yung nag number 1 sa ranking, hindi ka na matalino, hindi ka na achiever ka pala. It just happened na ang basihan is yung points, di ba? So nagkakatalo lang, no, kumbaga parang may
may mga portion, may area lang na talagang lamang yung isa. Kaya doon siya nag-exhale. Kaya yun, siya ang nagda number one spot. So, ibig sabihin noon, lahat pa rin naman malinis. Actually, Pilipinas as a whole. So, tayo yung parang pinaka may greenerist, green spaces talaga sa buong Southeast Asia. So, yun lang. Bali, pakita ko na sa inyo ano, yung ganda ng ano namin dito, atmosphere. Napakalinis tignan. Napakahayahay sa mata. Diba? Nakaka-relax lang. So, ganitong mga tanawin, ganitong mga view, no? Ang talagang na-appreciate ho ng inyong abang lingkod talaga. Every time na napupunta ho tayo sa isang lugar na medyo elevated siya. Kasi na-enjoy ho natin talaga yung view ng Davao City. And syempre, parang share ko na rin to. Sharing is blessings, no? Or blessing must be sharing. May ano ba tawag dyan? Basta, hindi kasi lahat ng mga taga-Davao mayroong pagkakataon or mayroong mga, may plenty of time, no? Para pumunta sa mga gantong lugar. Kasi nga, ang iba busy sa business, busy sa kanilang kabuhayan, busy sa trabaho at pamilya. So, from trabaho, bahay, ganun. So, wala na talagang ibang ano at inaato paggawa nung meron nga silang mga obligations, no? Marami silang mga responsibilities sa buhay na ginagampanan. Kaya yung pagpupunta sa mga gantong lugar, hindi nila magagawa. Kaya ako nang bahala dyan. So, kumbaga, sit back and relax lang ho kayo dyan. Fasten your seatbelt. And ako nang bahala sa inyo na dadala sa mga dimension na kagaya nito, di ba? So that's Davao City, di ba? Ang ganda tignan, no? Nakaka-amaze, nakatuwa, nakaka-happy lang. So kumbaga parang very satisfying video ever na makikita natin. Tapos ano ba? Yung hangin, no? So sana lang andito rin kayo, no? Para hindi lang mata ang inyong mabubusog, pati ang inyong lungs. Kasi napaka-presko ho talaga ng binibigay na hangin dito. So, Davao City, syempre, ano siya, no? Malawak din ang aming dito, urbanization sa aming population district. Kagaya sa ibang mga metro cities sa Pilipinas, no? Na malawak, wide, yung abot ng kanang urbanization. So, same with Davao City. Pero ang ano lang sa Davao City, ang nakakatuwa. So you know, we are facing naman dito sa may northern part. I mean north even sa kahit pa situated siya sa west urban area. I don't know, basta we're facing sa may maa naman to. Yung bulubundok na nakita ho natin, that's barangay Magtuod. Yung barangay Magtuod, alam ko yan kasi so, nakakatuwa lang. Nakakatuwa. So, different angles and different view of is ano siya taon nito. Basta mataas building. Ito sa may north. Yun na nga yung number one spot. Okay. Davao City as a cleanest city in the Philippines. So ito pala sa Tograndi, no? Galon high-rise building sa lugar. At alam naman natin may, sa Matina. Basis, I mean, no, so makikita yan, located yan sa may breathable air. Lugar ng air. No? So ibig sabihin na pwede kang Crocodile Park, dito, no? Kahit asthmatic ka, di ba? Kahit may lang problem ka, so pwede kang mabuhay dito ng matagal sa Davao City. Kasi nga, livable city ang Davao City. Not just because safe city siya, kundi maging ano din siya, malinis din siya, no? So, livable city, hindi lang siya safe city, kundi clean city na rin. Tsaka, ang ganda talaga ng Davao City kasi completos ricados ho kami dito. Meron kami mga shopping malls, meron kami mga BPOs, no? Para sa mga pang stepping stone sa mga young professionals, sa mga fresh graduates na wala pang availability sa kanilang profession na napili, no? Or sa mga fields or mga ano pang mga tawag dyan. Fields of endeavor. So yun, maraming mga mapagpipilian dito sa Davao City na mapagtatrabahuhan. Meron kami mga factories, ha. Meron kami paggawaan ng kaldero, paplanggana, balde, mga ganun din. May paggawaan din kami ng karton. Meron kami paggawaan sa ng semento, di ba? So meron kami mga industrial plants dito sa Davao City, which is makikita natin yan sa may northern part of Davao, sa may Barangay Ilang, Barangay Panakan, Barangay Tibongko, Barangay Bunawan. So kung puntahan nyo ang Davao City, syempre makikita nyo parang kaya nyo parang kahit paano parang kaya pang bilangin, no, ang mga high-rise buildings sa Davao City and mga townships. So far township namin dito is tatlo pa lang, so that's Ashwila Cove. I mean, hindi pala, Ayala pa lang pala ang talagang matatawag nating township, kasi itong sa may Dacodao Lupa, which is located ang ating SM DCI in the Mega World, ay hindi pa siya open, no. Ibig sabihin, wala pa siyang wala pa siyang mga residential condominiums and residentials and yung mga ganun, no? So hindi pa talaga siya matatawag na township. Di ba yun ang tatawag na township? May condominium, mayroong hotel at mayroong residential, tapos lifestyle mall, tapos park and the hospitals and the colleges or university. So
So dito sa Davao, so far is isa pa lang. Ito pa lang Ayala. Itong nakikita ko ninyo sa ating video. Yan o. Kung saan makita yung Hesperia Condominium, yung napakalaking gusali na Aeon Tower. So township na ang matatawag natin dyan, matuturing. Hindi, wala man siyang university sa lugar na yan, sa 10 hectares na yan. Or 15 hectares at least. Meron na siyang ano, residential, merong condominium, residential, tapos merong hotel and lifestyle mall and BPO. Business district, ganun o. So ano pa lang, no? Rising pa lang yung sa Davao Global Township, yung sa Ashuela Cove. Ano pa lang, under construction pa lang, tapos yung Casamira sa may LPU Township. So yun pa lang yung tatlo, I mean pang-apat, yes. Yun yung pang-apat na magiging township sa Davao City. So ngayon kung babasahin ho ninyo yung ganun lang kakunti na mga township namin dito sa Davao City, so parang masasabi nyo na how come, no, saan galing ang pera ng Davao City? Paano sila naging top 1 na, or bakit sila pinakamalaking GDP sa buong rehiyon ng Visayas and Mindanao. Eh syempre, hindi lang kasi kami umaasa dito sa township namin, sa aming mga BPO. Although malaking bagay din yung BPO, no? And mga businesses, mga business sectors. Isa rin dyan ang nagbibigay talaga ng malaking revenue sa Davao City is yung aming mga industrial plants na makikita nga sa may northern part of Davao. That's sa Barangay Ilang, Tibungco, Panakan, Bunawan. I don't know kung meron pa ba iba, like Blasang, no? So pakidagdag na lang dyan mga Davao News, mag-ingay. And of course, meron na tayong mga agricultural products, di ba? Mga agricultural lands. Napaka lawak ng Davao City area, land area. So meron kaming kabukiran dito. And ang ganda ng bundok namin dito sa Davao City, ang ganda ng aming kalupaan, ng aming mga rural areas, kasi talagang napaka productive ng mga lupa. Hindi siya yung talagang ano siya, jungle, no, na walang produce, no. So dito yung ano namin dito, rural areas ay meron talaga siyang mga produced products like durian, mangosteen, lanzones, cacao. Pero sige, never mind na lang ang ano, ang lanzones in the lanzones, no. So talagang pag sinabing cacao, that's international ano, no, quality. So ano siya, import quality ang aming cacao, kaya ang Davao City hindi lang siya durian capital of the Philippines kundi chocolate capital of the Philippines na rin siya, dahil nga sa cacao industry. Tapos durian, syempre, nako, billions of pesos ang kanyang ano, no, kanyang ibinibigay na revenue sa Davao City. Tapos syempre ang mangosteen and pomelo. So ano din, mga world class, mga imported or mga import quality ang mga prutas na yun na nabanggit ko. Tsaka syempre ang saging, di natin pwede kalimutan, di ba? So marami din kami ditong ano, sagingan. Pinyahan, meron din, no, sa may Kalinan area. Maraming mga ano dyan, mga pineapple plantation. So yun lang, coconut meron din, no. Meron din kaming palayan sa may Kalinan area din, no. Tapos meron kaming basa, napakarami. Kaya ang Davao City is ano siya, diverse resources ang aming ano dito, source of income or mga resources. Kaya Davao City ay hindi nakapagtataka na isa siya sa pinakamayaman na siyudad sa buong Pilipinas and pinaka malaking GDP sa buong Visayas and Mindanao region. Okay, so palabas na tayo ng compound. So yun lang, no, maraming salamat sa mga nanonood dyan sa inyo. Sana nagustuhan ho ninyo ang aking storytelling, no, yung aking perspective sa aming syudad. So that's how I see it and yun ang aking understanding, no, based on my capacity. So maraming thank you sa mga nanonood and ingat ho kayong lahat dyan. So let's talk sa ano, no, mag-usap-usap tayo, kwentuhan ho tayo sa comment section, no. Share your thoughts, share your mga thoughts, no. So anong masasabi nyo sa ating content for today? Ano yung masasabi nyo sa ating nagiging topic? Good or okay ba siya? Approve? So let me know in the comment box. Thank you for watching. Bye bye.